Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Ay sino po rito sa atin yung nakaranas na nawalan ka ng gamit? Nawalan ka ng gamit pero natagpuan mo rin. Isa may mga ganyan tayong mga moment, di ba? May mga experience tayong ganyan. Yung wallet natin, na misplace natin, yung mga susi natin, minsan nawawala, biglang nakita mo, o kaya yung mga dokumento, phone number, di ba? O kaya mga cellphone, o kaya naman yung mga kababaihan, yung mga earrings natin, o kaya yung eyeglass natin, minsan, ako nga, asan ba yung, yun pala nakasabit lang dito. Isa, may mga ganyan po tayong experience. But one time to say this, kapag kailangan po, siyempre, hinahanap mo yan. Diba? Pag kailangan, hinahanap mo. At pag kailangan, ngayon yun, hindi bukas. Kailangan. Yun po ibig sabihin nun, yung talagang kailangan mo, hindi po pwedeng bukas. Ngayon yun, ngayon na yun. At pag kailangan, hindi mo po pwedeng baliwalain yan. Ibig sabihin, importante yun. Mahalaga ngayon. Yun. Ngayon, in Luke chapter 15, ito po yung chapter and book na mayroong tinatawag na lost and found. Okay? Lost and found. Ito din, makikita natin yung tatlong pinakitang lost po dyan. Yung una, it has a lost sheep. Di ba? Yung tupa, nawala. Tapos, yung tinatawag na the lost coin. Silver or coin. O kaya naman, yung lost son, yung prodigal son. So, dyan natin mababasa yan, yung mga nangawala. Ano? Pero, mga nasumpungan din, mga kabatid. So, gusto kong pag-usapan sa tatlo na ito, yung the lost coin or silver or coin, yung salaping pilak. So, basahin po natin Luke 15, verses 8 to 10. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisin ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. So let's talk about lost. Kasi maraming pwedeng paggamitan ang salitang yan. Alam mo, sa Tagalog na lang, pag sinabing lost, ito yung nawala. Okay, lost, nawala. O kaya lost, napahama. Pwedeng gamitin yon, di ba? Pwede mo rin gamitin yan na sa mga natalo. They lost. O kaya naman, yung mga lumayo. Ayan, at naligaw. Lost. Ngayon, sa buhay natin kasi, may mga pangyayari sa buhay natin, sa totoo lang na hindi naman natin gusto. Pero, kagustuhan ng Diyos. Eh, mga ganyan, no? Hindi mo gusto, pero gusto ni Lord. Pag ganun ang sitwasyon natin, you're not lost. Okay? You're not lost. Bagamat hindi mo gusto, pero gusto ni Lord, you're not lost. O kaya naman, hindi mo naiintindihan kung bakit nangyayari. Pero, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. He's in full control. You're not lost. O kaya naman, ito, hindi natin gusto at hindi rin gusto ni Lord, you're lost. Hindi mo gusto, pero hindi rin gusto ni Lord, you are lost. O kaya naman, mayroon namang kagustuhan natin, gusto mo, pero hindi gusto ni Lord, you are lost. Naintindihan? Ulitin ko para maintindihan natin. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi man natin gusto, pero pag gusto ni Lord, huwag kang mag-alala. You're still there.
you are not lost. O kaya naman, hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari. Pero alam mong, alam ni Lord to. Hindi ka pa rin nawawala nun. Okay? O kaya naman, hindi natin gusto, hindi rin gusto ni Lord. Yun ang problema. Hindi mo na gusto, hindi pa rin gusto ni Lord. Yun ang isang problema talaga. You're lost. Eh kahit gusto mo, pag ayaw ni Lord, I'll tell you, you're still lost. Are you following? Why? Because what is the meaning of lost? Lost is being where you are not supposed to be. That is the meaning of lost. Again, lost is being where you're not supposed to be. Ibig sabihin, hindi ka dapat nariyan. Ba't nariyan ka? You're lost. Hindi ka dapat nariyan eh sa iyong sitwasyon, sa iyong kalagayan na yan. Hindi ka dapat nariyan. Eh ba't ka nariyan? Because you're lost. Halimbawa, hindi mo dapat dinaranas yan eh. Sa totoo lang yung kahirapan, that is not the will of God. But God loves the poor people. Pero hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan sa buhay ng tao. Hindi ka dapat nandyan. Hindi ka dapat nasa karamdaman na nagpapahirap sa iyo, mga kapatid. Okay? Hindi ka dapat nandyan. Why? Because you're lost. O kaya, hindi mo dapat ginagawa yan eh. Eh ano ba yan? Kasalanan. Eh, ba't ginagawa mo? Because you're lost. O kaya, hindi mo dapat iniisip yan eh. Ano-ano yon? Mga negative thoughts, evil thoughts. Pero bakit lagi mong iniisip yan? Because you're lost. O kaya naman, hindi mo dapat nararamdaman yan. That you are unloved. No one is loving you. Hindi totoo yun. May nagmamahal sa'yo. Pero bakit yun ang nararamdaman mo? Because you're lost. Hindi mo makita na may nagmamahal sa'yo, mga kapatid. Hindi dapat mababa ang tingin natin sa sarili natin. Pero bakit marami naging mababa ang tingin sa sarili? Because you're lost. Hindi mo makita your true identity in God. For who you are. That you are created according to His image and likeness. Fearfully, wonderfully, created by God. Ba't di mo makita yon? Because you're lost. I want you to know that God loves the lost. And even the found. So, what does God feel about those who are lost? Ikaw, pag nawawalan ka, anong pakiramdam mo? Diba? Kahit ang Diyos, pag may mga nawawala sa Kanya, hindi mismo sa Kanya, okay? Walang nawawala mismo sa Diyos. He is God. Pero anong pakiramdam niya sa atin na Kanyang mga minamahal at nilikha kapag may mga nawawala sa atin? Lalo na mismo ikaw. Because every person is very important to God. Every soul is valuable to God. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. That's why the title of this message, Lost and Found. Sabi nga natin, Lost and Found. Again, what do we mean by lost? Lost is being where you are not supposed to be. Hindi ka dapat nariyan. Hindi ka dapat ganyan. Kasi merong kadapat. That is another meaning of found. Found is being where you're supposed to be. Amen? Halimbawa, Sunday ngayon, nasan ka? Andito. Tama. Tama ang lugar na pinuntahan mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Ngayon, kung wala ka rito, Sunday na Sunday, hindi ka nagsisimba, asan ka? Asa mall? Ay, you're lost. Why? Because you're a Christian. Sunday is for the Lord. Seek you first. Unahin mo siya at kapag nagawa mong unahin siya, then everything follows. Pero pag hindi mo nagawang unahin si Lord, you're lost. You're lost. So, I pray today that you will be found. So, how we are found? How? Number one, someone searched for us. Ibig sabihin, may naghanap sa atin. May naghahanap sa atin.
Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Meaning to say, He's searching for us. He's searching for you. Hinahanap ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, hinahanap ka ni Lord. Ibig sabihin, kapag ikaw ay lost, o may nawawala sa'yo, hinahanap ni Lord yan. Hinahanap ka ng Panginoon. Pag may nawawala sa'yo, o ikaw ang nawawala, o merong nawawala sa'yo, kapatid, pansin ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon yan. Minsan sa atin, tayo mismo, minsan hindi mo alam na may nawawala na pala sa'yo. Di ba? Pero kay Lord, basta may nawala, alam niya yan. Hindi maaaring hindi malalaman ng Panginoon because He sees everything. He knows everything. And everything is important to God in our lives. Kaya pag may nawala sa'yo, o ikaw mismo ang nawala, kapatid, hindi maaring hindi ka hanapin ng Panginoon. But the only way that He can find you is to recognize that you need to be found. Importante rin alam mo na nawawala ka o may nawawala sa'yo. That you are lost. You need direction in your life. So anuman ang nagiging dahilan kung bakit may nawawala sa atin o nawala ka mismo, ang mahalaga ngayon ay hinahanap ka ng Panginoon dahil may nawala. Maaring nawala ka sa pagdi-devotion mo. Nawala yung devotional life mo. Maaring nawala ka sa paglilingkod. Dating naglilingkod at may ginagawa ka. Maaring nawala ka sa pagbibigay in your tithes and offerings. O kaya nawala ka sa pagdidisipulo. Dati may mga dinidisciple ka na. Or dati may nagdidisciple sa'yo. Maaring nawala iyon, yung discipleship in your life. O maaring nawala ka sa training. Dati dumadalo ka na, di ba? Maaring nawala ka sa leadership. O nawala ka sa ministry. Nawala ka sa mga ibang pagdadaluhan na gawain. Like cell group, hindi ka na nakadadalo, mga kabatid. O nawala ka mismo sa vision, purpose ni God sa buhay mo. Sa Panginoon, tandaan po natin, kapag nawala ka, hindi maaring hindi ka hahanapin ng Panginoon. Huwag mong isipin na hindi ka hahanapan at hahanapin ng Lord. So how we are found? Number one, someone searched for us. Alam ni Lord yan, kapatid. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Huwag mo sabihin, okay lang, nawala na ang pagde-devotion mo. Kay Lord, hindi okay yon. Hahanapin ni Lord sa'yo yan. Did you get that? Hindi pwedeng mawala sa'yo, kapatid. Yung discipleship. Hindi pwedeng mawala sa'yo yung ministry. Hindi pwedeng wala sa'yo ang paglilingkod. Hahanapin ni Lord sa'yo yan. Hindi ka rin pwedeng wala dito. Hindi rin pwedeng hindi ka kasali dito. Hahanapin ka rin ni Lord. Maring siya, hindi kayo nahanap. Pero si Lord, hindi pwedeng hindi ka hahanapin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang kabutihan ni Lord sa atin, kapatid. Hallelujah. That's why if you are lost today, God, the Lord Jesus is searching and looking for you. And number two, how we are found, someone saw our value. May nagpapahalaga pa rin sa atin. May isang lalaki ang lumaki sa hirap pero guminhawa sa buhay. At sinabi niya, kahit isang sentimo ngayon, pahalagahan ko. Laki sa hirap eh. At guminhawa. At para sa kanya, nakita niya kung gaano kahalaga. Naranasan niya yun eh. Kahit kakaunti para sa kanya. Sa mga panahon na nandun siya sa kahirapan, kahit kakaunti ay mahalaga sa kanya.
kahit maliit ay mahalaga sa kanya. At nung siya'y guminhawa na, sabi niya, kahit isang sentimo, pahahalagahan ko sa buhay ko. Ano ibig sabihin nun? Maaring, ano ba naman yung sentimo, mahalaga pa ba yan? Eh ngayon nga, parang pag nagbigay ka sa nakangaro lang ito, na 25, parang walang reaksyon yun eh. Oo. Kahit siguro piso ang ibigay mo, walang reaksyon. Baka titigang ka pa eh. May nakausap nga ako, sabi niya, alam mo, Pastor, nagpapatayo kayo ng church building? Sa totoo lang, yung 100,000 ngayon, parang hindi mo ramdam eh. Parang hindi na ganong kalaki ang halaga niyan. Eh, pag nagpatayo pa tayo ng slab, million yun eh. Slab pa lang yun, mga kapatid. Ha? Sabi niya, iba ang panahon ngayon. Di ba? Pero, parang sabi mo, eh, gasino na yan sa parable. Para, siguro, wala na siguro yun. Pero, hindi naman yun lang ang ibig sabihin nun eh. Okay? So, sa story ng The Lost Coin, that time, para sa babae, mahalaga yun. Yung nawalan siya ng isang sentimo, mahalaga yun. Bakit? Pero mo, kailangan pang gumamit ng ilaw para masumpungan lang. Kailangan pa niyang linisin at walisin ang buong bahay para makita lang yung isang sentimo na nawala sa kanya. At hanaping mabuti hanggang sa makita ito na hindi siya papayag na hindi ito makikita. Hindi niya titigilan hanggat hindi niya ito nakikita. Eh samantalang kung titingnan natin, he had already 10 coins. May siyam pa naman siya, di ba? Isa lang yung nawala eh. Pero pinilit pa rin niyang hanapin. Anong ibig sabihin nun? May pagpapahalaga siya. Yun ang mahalaga rin eh. Yung pagpapahalaga. Maliit o malaki yan. Sa tingin natin. So parang sinasabi ng salita ng Diyos na ito, na bawat isa sa atin, mahalaga. Kahit sa dinami-dami ng napakaraming tao ngayon, 7 billion, napakarami nun. But every one of us is valuable to God. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, mahalaga ka pa rin kay Lord? Huwag mo isipin, hindi ka mahalaga. If you're a cell leader, bawat isa dyan, mahalaga kay Lord. Dito sa atin, kung isipin, marami na tayo dito sa Binangonan lang. Sa bayan ng Binangonan, sa ganitong klase ng member, mga kapatid, napakarami na po nito. Siguro, kung may nawawala sa atin, parang hindi nyo siguro ramdam. Pero hindi po ganun yun eh. Tinitingnan tayo ng Diyos individually. Kaya kahit isa lang ang mawala sa simbahang ito, sa Diyos, mahalaga po yan. Kaya dapat mahalaga rin sa bawat isa sa atin ang isa't isa. Pakitapik mo ay ang katabi mo, mahalaga ka kay Lord. Kung tingnan ang sarili mo, kahit yung ministry na ginagawa mo rito, simple lang, ganito lang, huwag mong maliitin yon, mga kapatid. Diyan tayo sinusukat ni Lord. Sa mga kakaunti at maliliit na bagay, kung paano tayong nagiging tapat, kung paano natin pinapahalagahan ang mga maliliit na bagay, mga kapatid. Because we're all redeemed by the blood of Jesus. Lahat tayo tinubos ng Panginoon. Walang hindi. Si Jesus namatay para sa lahat. Kaya lahat tayo ay mahalaga sa Panginoon. Amen? Maaring maliit lang siguro ang tingin mo. Kahit sa sarili mo, maliit ang tingin mo sa sarili mo. Pero ang tingin sa'yo ng Diyos, hindi maliit. Mahalaga ka sa Diyos. Sa Bible, marami tayong makikita rito, naging maliit ang tingin nila sa sarili nila. Sige, John. Nang tawagin ng Diyos, agad niya sinabi, sino ako? Maliit ang tingin niya sa sarili niya para magamit ng Diyos na ipaglaban ang mga Israelites laban sa kaaway at ipagtanggol ito. Ganon din si Jeremiah.
Nung bata-bata pa siya, nang tawagin siya ng Lord, sabi niya, hindi siya karapat-dapat. Bata pa siya. Wala siyang mga karanasan. Naging maliit ang tingin niya sa sarili sapagkat tinawag siya ng Diyos para gamiting propeta ng Diyos at tagapagsalita ng Diyos. Para sa kanya, sino siya para magamit ng Diyos? Si Moses, may edad na para ibalik pa ng Diyos sa paglilingkod. So nagiging dahilan niya yun. Walang, sinasabi niyang hirap siyang magsalita, kakulangan ng kaalaman. Pero ginamit pa rin siya ng Diyos. At marami sa mga disciple, matiit ang maliit din ang tingin nila sa sarili. Kung bakit hindi nila magawang sumama, sumali at magpagamit sa Panginoon. Pero lagi niyong tandaan, mga kapatid, lahat tayo mahalaga sa Panginoon. Maraming dahilan kung bakit nagiging maliit ang tingin natin sa ating mga sarili, mga kapatid, kung bakit tayo ay nawawala marahil wala sa paglilingkod, hindi tayo sumasama, wala tayo sa mga bagay, kahit sa pagbibigay, iniisip mo, sino lang itong ibibigay ko, makakatulong ba ito, kaya imbisa ibigay, hindi mo na lang ibibigay, something like that. May mga na dinadaan tayo, piso, 2 piso, 25, hindi mo na pinapansin. Pero ikaw, pansin ka ni Lord. Kahit maliit ang tingin mo sa sarili mo dahil sa mga pangyayari mo sa buhay, mga hindi magagandang pangyayari sa mga nakaraan mo, mga pagkakamali mo. Minsan, tinitingnan mo ang sarili mo ayon sa tingin ng ibang tao. Kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Kaya iba na ang tingin mo sa sarili mo. Kapag merong mas mataas sa'yo, mababa na ang tingin mo sa sarili mo. Kapag may mas pinag-aralan sa'yo, ang liit na ang tingin mo sa sarili mo. Mga kapatid, pag may mas kakayahan sa buhay, mas nakakaunlad, para ang tingin mo na sa sarili mo ay napakaliit na. Minsan ganyan natin tinitingnan yung mga sarili natin. Kaya tayo ay nawawala mismo for who we are, mga kabatid. Pero iba ang tingin sa atin ni Lord. Ang sabi niya, hindi ako tinitingnan ang bawat isa ayon sa pamantayan ng tao. Ang tinitingnan ni Lord sa atin, puso, mga kabatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Katulad ng lagi nating ilustrasyon, di ba? Yung pera, 1,000, lukot-lukutin mo man yan, tapak-tapakan mo pa rin yan, magagamit mo pa rin yan. Bakit? Hindi nawala ang value. Kailanman, ayos kong sabihin sa inyo, kailanman hindi nawawala ang value ninyo. Ano mang karanasan meron tayo sa buhay, walang sino mang makapag-aalis sapagkat ang Diyos ang naglagay niyan sa atin. It's a permanent. Permanente ang halaga mo, kapatid. Permanente yung kahalagahan ng buhay mo. Hindi nababawasan, hindi nawawala yan, hindi naaalis yan. Tingin mo lang yon. Sabi mo sa tingin mo lang yon. Amen ba, mga kapatid? Ha? Hindi nawawala ang value, brothers and sisters. Kung mamamasin natin sa salita ng Diyos na ito, sa the lost coin, ano, hindi naman siya nawala sa mga sa labas eh, no? Nawala siya sa hindi mo inaasahang mawawala. Bakit? Sa tahanan eh. 'Di ba? The usual is sa labas. Maaring may pinuntahan ka sa market, namasel ka sa isang lugar, may pinuntahan ka malayong lugar. Pwede pa, doon may mawala. Pero yung may mawala sa loob ng tahanan, that is unusual. Are you following? Yeah. Yung bang hindi mo inaasahan. Hindi mo aasahan na sa sarili mong tahanan may mawala. Kaya madalas sinasabi natin, andyan lang yan. Di ba? So because that is unusual. You cannot expect that you na may mawawala ka sa loob mismo ng tahanan mo, mga kapatid. Pero dito, makikita po natin sa talinhagang ito, ano, nawala mismo yung coin sa tahanan. You cannot expect that. Parang sa mga, sa church ngayon, mga kapatid. Parang hindi mo aasahan eh, okay? Na siya ay nawala o may nawawala. Pero siguro, tingnan mo muna yung katabi mo, tingnan mo. O ano? Halata ba? Mukhang wala naman na kumakitang nawala.
Bro, pakiano mo nga, medyo may bukol-bukol. Sige, tingnan mo ulit katabi mo. Baka kilay ang nawala. Ate, nawala yung kilay mo. Ha? Nawala ba? Makilay ang buhay. Ayaw nga, ganyan. Baka yan ang nawala, ha? Oh. Ate, mukhang nawala yung mata mo, ha? Ayaw nga, ganyan, di ba? Pero what I'm trying to say is this. Sa tingin naman natin, parang dumadalo naman. Andito naman. Nakakatabi ko naman. Nakakausap ko naman. Nasa ministry pa nga eh. Di ba? You cannot expect this eh. Bakit? Eh, umuusap naman eh. Ngumingiti pa naman eh. Yung kalahating mukha na lang. Yung mga ganyan, di ba? Parang hirap nun, ano? Yung parang sa tingin mo naman, parang wala namang problema. Oh, may mga ganyan, mga kapatid. Malakas! Wala namang sakit! Parang wala akong makitang nawawala sa kanya. Oh. Are you following? May trabaho pa nga eh. Marami pang ampere eh. Parang wala akong makitang nawawala sa kanya. Eh kasi nandito naman, para siguro yung sakit ngayon na walking pneumonia. Eh ba't tinawag na walking pneumonia? Eh malakas pa. Eh thinking natin sa pneumonia. Sa bahay na lang yan. Pero ito tinawag na walking pneumonia. May pneumonia, pero malakas, nakakapagtrabaho. Kaya nga, nakakalangkat, kaya nga walking pneumonia. Pero hindi mo alam, may pneumonia ka na. Eh, anong problema? Malakas naman. Nakakalangkat naman. Nakakapagtrabaho pa. Eh, anong magiging problema ron? Meron. Ano? Complication. Ayun. Yan ang delikado ron. Kasi hindi mo alam, may pneumonia ka pala eh. Eh, bakit? Eh, malakas pa eh. Did you get that? Are you aware of that? Ang problema ron, yung komplikasyon sa loob. Kaya maaaring sa church, ganun. Maaaring nakikita mo, parang wala kang mabanaag na nawawala dito. Ah. Baka ang tawag dyan, walking lost. Walking lost. Yung hindi mo alam na lost ka na, hindi mo pa alam. O kaya naman, lost na yung katabi mo, walking lost na yan, hindi mo pa rin alam. Pero si Lord, alam yan. Kaya Luke chapter 15 verse 8, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Ayun, pag may nawala, ang tanong, ano ang gagawin? Yeah. We need to do something. Kung may pneumonia ka, walking pneumonia yan, hindi mo pwedeng baliwalain yan. You need to do something. Kung walking lost ka, ha, hindi mo rin pwedeng baliwalain yan, kapatid. May complication din yan. Oh. Hindi ba't anong gagawin? Ang sabi rito, oh, hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay? At hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Ano raw ang gagawin? Una, magsisindi ng ilawan. Baka hindi mo nakikita. Tingnan mo. Para maliwanagan muli. Diba sa Bible, ayaw ni Lord ng maligamgam? Ano yung maligamgam? Parang mainit. Parang sa gitna lang. Hindi malamig, hindi mainit. Ano sabi ng Diyos? Isusuka kita. Anong ibig sabihin? Sa Diyos, hindi mo pwedeng ganun. Hindi pwedeng walking lost. Hindi po pwedeng walking pneumonia. Hindi po pwede yan.
Hindi porque nandito tayo, okay na rin lang yon. Pero alam mo, may nawawala sa'yo. Mas maigi pa nga, sabi ng Panginoon, mas maigi na yung malamig ka, aminin mo. Either malamig o mainit. Pero yung maligamgam, hindi pwede. Are you following? So anong pangalawa? Wawalisin ang buong bahay. Kung may nawawala, hindi mo siya basta-basta makita eh. Diba? Buong bahay, ibig sabihin, kailangan mong angatin yung sala para makita mo yung ilalim. Kailangan mo minsan iusog ang aparador. Kailangan mo minsan iangat ang kama para makita mo. Minsan wag lang panlabas eh. Ang kailangan nating ayusin eh. Baka nasa loob, kapatid, ang problema natin. Kaya kailangan maglinis buong bahay, buong buhay. Ang tignan natin, mga kapatid, hindi lang yung labas, maging sa loob. Kasama ang puso't isip eh. Kahit may ginagawa ka, mahalaga pa rin kay Lord, yung puso natin. Hindi kung ano ang ginagawa, kundi papaano mo ginagawa. Baka wala na yung joy. Baka napipilitan ka na lang. Wala na yung kasiglahan. Yung kasiyahan. Kahit umaawit tayo kay Lord. Pero kung may nawawala dyan, hindi pwede kay Lord yun. He promised God inhabits the praises of people, of His people. Ang Diyos ay nananahan sa mga umaawit ng papuri sa Kanya. Awit ka naman ng awit, pati hindi mo maranasan si Lord. Why? Baka merong wala. Mga kapatid. At anong gagawin? Hahanapin mabuti ang nawawala. Hanapin mo mabuti, mga kapatid. Baka nawala na yung kagalakan, kasiglahan, kapayapaan. Baka wala yung pagpapatawad, pagmamahal. Yung baka ang nawala yung katulad nung naranasan mo nung una kang nakakilala sa Panginoon. Yung ganung pakiramdam. Kaya sabi ni David, he pray. Restore unto me the joy of my salvation. Not the salvation, but the joy. Hindi nawawala ang kaligtasan, but the joy of our salvation. Baka yan ang wala. Mga kapatid. So how we are found? Someone searched for us. Someone saw our value. I want you to know, still, you are valuable to God. And number three, someone sacrificed for us. May nagsakripisyo para sa atin, mga kapatid. Kaya makikita mo yung nagsindi ng ilawan, nagwalis ng buong bahay, naghanap, hanggang sa matagpuan eh. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na walang joy. You need to know that. Mahalaga kay Lord yun eh. Amen? Mahalaga kay Lord yung ginagawa mo, pero baka may nawala eh. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na padalo-dalo ka lang. Maraming nawawala. Huwag kang pumayag sa ganun, kapatid. Amen? Huwag kang pumayag, offering ka lang. Give your tithes. Maraming nawawala, kapatid. Huwag kang pumayag na hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Alamin mo yung mga wala sa'yo at nawawala sa'yo. Because someone sacrificed for us. Hanggang sa kamatayan sa krus, tinapos yan ng Panginoong Hesukristo. To seek the lost. Maibalik ang lahat sa atin. Mga kapatid,
He died for us. That's why in Philippians chapter 2 verses 6 to 8, makikita natin diyan mga kapatid, yung ang Panginoon mismo, nagkatawang tao, nawala man sa piling ng Diyos, matagpuan ka lang. Nalayo man, makabalik lang tayo sa Diyos. That's why in Philippians 2, 6 to 8, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Para saan yon? Not for Him, but for all of us na nangawala sa Diyos. Hinanap tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang nakahanap sa Panginoon. So what does God feel about those who are lost? And what does God feel about those who are found? Ano rin na kaya ang mararamdaman ng Diyos kapag yung mga nangawala ay nasumpungan na? Ano naman kaya ang pakiramdam na parang tayo pinakahanap-hanap mo yung napakahalagang bagay sa'yo, pero nakita mo. Lalo na ang Diyos. Yung nawala ay masumpungan. Hindi tayo dapat tumitigil sa may nawala lang. Don't stop there. Do not. Why? Because someone is searching for you. Pinahalagahan at mahalaga ka kay Lord. Sacrifice. Huwag natin baliwalain yun. Kaya huwag kang tumigil kung may nawala sa'yo. Huwag mong isipin dahil sa talinhagang ito, okay lang may nawala. Ayan, oh, nakasulat may nawala. Oh, okay lang, na ako yun. No. Bakit? Ha? Ang mga talinhaga ni Jesus ay tiyak totoo nagpakita na may mga nawawala. Pero inilarawan din niya dyan na ang nawala ay natagpuan. Kaya ang natagpuan ay nagiging kabaligtaran ng nawala. Lost and found. So don't stay on the lost side. Go to the other side. Amen? Let us all stand up.